Dito may. Kamusta? Wait. Thank you. Sino yung tumawag? Work lang naman. Don't worry about it. Sagutin mo, baka importante yan. Are you sure? Mm-hmm. I'll see. Okay lang ha. I'll be right back. I'll just take this call, ha? Mabilis lang naman. Oh, ang bilis mo naman pala talaga. Jared. Tell me, Greta. Nililigawan ka ba ng lalaki? Si Eric? Grabe naman yung mga tanong mo, pang-personal, ha? Feeling ko tuloy nasa hot seat ako. Nagulat lang ako kasi kasama mo si Eric. Bakit friends pa kayo ni Eric? We were never friends. To be honest, hindi kami magkasundo ng lalaki. Ay, alo, bakit? May issue kayo? Pero teka, huwag mo nang sagutin kasi marami nang chismis yung utak ko eh. Huwag mo nalang dagdagan. Besides, wala naman akong kinalaman doon sa issue ng kung anong meron kayo, di ba? Pero matanong ko lang ah. Masama ba na makipag-date ako kay Eric? No. You're right. Unless may lalaking dumating yung magugustuhan ako. At yung magugustuhan ko din. So tingin mo, nag-i-exist pa ba yung ganong lalaki? Sana dumating na siya, no? Pag dumating siya, gusto ko siyang halikan. At hindi ko na siya papakawalan. Kung may ganong lalaki pa. Sana meron pa, no? Para yakapin niya din ako talaga. Ha? Would you like to see me? I really like it. Han, how about you? What's wrong? Are you okay? Of course. Magnus, good luck on your re-election. Sana naman, sa susunod na eleksyon, ang manalo eh, yung talagang truly deserving. Because you know, the problem of this country is, alam mo yung mga tao, ang bilis-bilis makalimot. Ang dali-dali nilang makalimutan yung mga kalokohan at kasamaan ng mga opisyal. Kaya tuloy, kung sino pa yung may maruruming track record at may itim na sikreto, yung pa ang nananalo. Isn't that so sad? May pinariringan mo ngayon? Oh, no, of course not! You know, you'll have to forgive me. Minsan kasi, yung mga salitang lumalabas sa bibig ko, parang mga ligaw na bala. Yung hindi naman para sa'yo, pero tinatamaan ka. Cyrus. Bro, asa office ka pa? Pauwi na sana. May nakuha akong info tungkol dun sa business ni Greta V, yung Bellatrix store. Okay, ano nalaman mo? Isa sa mga business partners ng company, yung dati mong client, si Sofia Robles.
I'm one of her clients. Sa kanya ako nagpapagawa ng mga damit. I just love her designs. Cyrus, sigurado ka? Ang alam ko, client ng ni Greta si Ma'am Sophia. 100% sure, bro. Business partners sila. At pakiramdam ko, si Madam Sophia ang susi mo para malaman ang secrets ni Greta. Happy birthday, Nanay! Happy birthday, Nanay! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Nanay! So, paano yan, Nay? Hindi ka pa gumigising. Ako muna akong magbablow ng candle niyo, ha? Yeah. Sige, go ahead. Pero bago mo i-blow ang candle, make sure that you make a wish para sa nanay mo. Opo. Ang wish ko lang naman, sana po gumaling na si nanay. Nanay, miss na miss na kita. Miss ko na mo kayo. Kahit talakan niyo ako, kahit sermonan niyo ako buong maghapon, okay lang po sa akin, Nanay. May gumising na ako kayo. Gustong-gusto ko na ako kayong yakapin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, wala na pong pwedeng manakit sa inyo, Nay. Kasi, Nay, kaya ko na ako kayong ipagtanggol. Kasi kaya ko na akong lumaban, Nanay. Bravo, bravo! Ang galing-galing! Well, pok-pok ang babaeng yan. Excuse me? I don't know what you're talking about. Well, ididenay mo pa, malandi ka. High-class escort ka man. Escort ka pa din. Why are you doing this to me? Sino ka ba? Well, hindi mo kilala. Ako lang naman ang asawa ng isa sa mga lalaking kinakalantari mo. Naisa pa lang yan sa mga regalo ko sa inyo. Ang pagbagsakin ang mga taong nang api sa atin. Ikaw ba si Greta? Why do you want me to come here? Ano bang sasabihin mong importante? Umupo ka muna. I don't have time for this. Baka mas pipiliin mong patigilan ng oras pag nakita mo to. What is it? Make sure na importante talaga to. Gusto mong gumante, alam ko kung paano. And you think you can get away sa lahat ng mga pinaggagawa mo? Ngayon, malalaman ng buong mundo ang kalandian mo! Yan, ha? Dapat sa mga kapit na katulad
kaawa ka. Buti nga sa kanya. She deserves it. Ah! Etong bagay sa'yo, ha? Total, malantikang isda! Oh my God! Bagay na bagay sa'yo yan, ha? Total, malansa ka, di ba? Look what you've done to me! Bakit ba ako sinisisi mo sa pambababae ng asawa mo, ha? Ikaw ang may kasalanan! Kaya pabalik-balik sa akin ang husband mo. Kasi bukod sa losyang ka na, bagot na bagot na siya makipag-sex sa'yo! How dare you! I'm so sorry. Galit lang po ako kaya ako nasabi yon. But I didn't mean it. I swear. This woman is crazy. Hindi niya alam pinagsasabi niya. May isa pa lang yan si Allison sa mga napapabagsak natin. Isusunod ko pa lahat ng mga miyembro ng Elite Squad. May konting kembot na lang ho. Mabibigyan ko na ho kayo ng hustisya. Kaya sana naman, Nay, gumising na ho kayo. Huwag nyo na hong kararin yung pagiging Sleeping Beauty nyo. Kasi gusto kong masaksihan nyo lahat ng pagganti ko na gagawin ko sa kanilang lahat. What? Escort si Allison? Yuck! Ew! Kaya pala kaya niya makipagsabayan sa travel sa shopping natin. Sinusustentohan siya ng mga sugar daddies niya. Alam mo, hindi kakayanin ng TF niya ma-afford ang lifestyle natin. Ano ba kayo? Parang di niyo kaibigan yung tao. Yeah, mali yung ginawa niya. But she needs us right now. We should call her. No, babe! Bakit? From now on, hindi na natin siya kaibigan. Sira na ang reputation niya. Gusto mo pa bang madamay tayo? You know what? Blair is right. I don't wanna be associated with that girl after all this scandal. Ikaw, ano masasabi mo sa pinag-uusapan namin? Kuya! Kuya! Ang tagal mo! Saan mo naman kasi mo? Ate, ito ba ang sinasabi ng babae? Escort ka ba talaga? So what kung escort ako? Pero ate, mali yun. Mali? Sa tingin mo kung hindi ko ginawa yun, makakapagpadala ako ng paggasa sa probinsya kila mama? Dahil sa pagiging escort ko, natubos ko yung bahay natin at may pang-tuition ka sa private school! Kaya lang, ate, hindi lang sarili mo yung sinisira mo. Pati pamilya ng ibang kliyente mo. Hindi ko sira na problema din. Yun! Ano ba? Tsaka pwede ba huwag mo akong sermonan? Alam mo, nakinabang kayo lahat sa pag-i-escort ko, kaya tigilan mo yung kakareklamo! Hindi ko pinagsisisihan ang pagiging escort. The only thing I regret is getting exposed. Iisa lang naiisip ko may motibo at matinding galit para gawin ito sa akin. Leave me alone!